Hello, magandang araw. Kamusta? So ngayong araw, no, pag-uusapan natin is about pagninegosyo. Magbibigay ako ng aking sariling opinion sa pagiging empleyado at pagninegosyo. So, no, matagal din ako naging empleyado. So dati akong security guard simula 2007 hanggang 2022. So ngayon, 2022, nag-umpisa ako mag-start pagnegosyo. At kasalukuyan, meron akong tatlong klaseng negosyo. So, minamanage ko yan, kasama ko yung asawa ko. Nag-start kami nung Semana Santa lang, itong 2022. So, nag-start kami bilang supplier ng live tilapia. Nauso dito sa amin yung mga supplier ng tilapia. Or marami dito sa amin ang nagtitinda ng tilapia. So, ngayon, ginawa ko, nagtanong-tanong ako kung saan ba nakakapili, magkano ba tinutubo, at ano ba mga kailangan. So hanggang sa naumpisan nga namin noong Semana Santa, hanggang sa dumating yung point na napag-isipan namin ng asawa ko na magdagdag ng isa pang negosyo. So dahil nga gamay ko na rin yung pag-aangkat ng tilapia at saka pag-susupply, pag-deliver, sabi ko kaya ko na mag-isa. Hanggang sa nakahanap kami ng pwesto, no? Yung nahanap namin pwesto is talipapa. Dati siyang talipapa, nagsarado lang. So, tamang-tama naman, inupahan ko. So, nag-start kami sa pa-kilo-kilo na gulay. Tapos, syempre, yung tilapia, kasi ako, supplier ako ng tilapia. So, yung talipapa namin, nilagyan ko rin ng tilapia. So, nag-tag-tag kami ng karne ng manok, karne ng baboy, mga isdang alat, tapos lahat ng gulay na kailangan. So sa pagkaano naman ng talipapa, so kailangan, kung bago ka pa lang, kailangan mo maging mura ka. Hindi naman yung mura na tipong malulugi ka na or wala ka ng tinutubo. Yung tipong may tubo ka lang kahit na 10%, pwede na yun. Yung mga gulay naman, mas mainam na ilang kilo lang muna. Halimbawa, yung carrots, sabihin natin na 3 kilo lang muna. Labanos, 3 kilo lang din. So mga ganun lang muna, tapos obserbahan mo kung ano dun yung mabili para sa susunod na mamimili ka ng mga gulay ng paninda sa talipapa, alam mo na kung ano yung dadamihan mo. Kung dati pa 3 kilo ka lang, tapos alam mo pala na yung carrots is mabili. So gawin mo na 5 kilo yun hanggang 10 kilo. So, medyo nakapagod lang yung talipapa kasi kailangan mong gumising na maaga. So, kailangan talaga maaga-maaga kasi pupunta ka ng palengke. So, kaso kung medyo tamad ka, baka hindi para sa'yo yung talipapa. No? Kasi kung ninegosyo ng talipapa, kailangan mo talagang gumising na maaga. Kailangan mong gumising ng maaga dahil mamamalengke ka, no? Pipili ka ng mga gulay, pipili ka ng mga karne. So medyo matagal na proseso yung pamimili ng paninda. Kaya kailangan maaga ka talaga. Tapos ang isa pang ano sa talipapa, kailangan mo ng tao. Yung tao na magpapantay. Kasi kung medyo malaki ang talipapa mo, dahil yung talipapa ko dito, ang tao ko dito is 4. 4 yung helper namin sa talipapa kasama si Mrs. Kaya 5. So, 5 sila dyan sa talipapa. So, ayos naman, maganda naman naging umpisa. Dahil sabi ko nga, tumubo ka lang ng 10 to 20%, pwede na yon. So, inobserbahan namin kung kaya bang umita ng talipapa na pambayad dun sa mga helper, pambayad sa upa, magkano matitira. So, nag-start kami yan. After 1 month, tinotal namin yung naibenta namin after 1 month. So, yun. Maganda naman. Sa nagdagdag kami ng dagdag. Nag-umpisa lang naman kami sa isang helper lang. Tapos yung kapatid ni Mrs. O si Mrs. Nag-umpisa kami na 3 lang sila. Padami ng padami yung suki namin. So, isa pang kailangan mo dyan, siyempre yung customer service. Medyo napapahaba na tayo, pero sinishare ko lang. Baka meron sa inyong nanonood ngayon na gusto magnegosyo ng talipapa. So, customer service, yung tamang pag-approach sa mga customer.
isa yan sa pinakakailangan mo. Kahit anong klase ng negosyo, kailangan mo ng customer service. So, dapat magalang ka. Magalang ka. Honest ka na kahit hindi siya tumitingin, kahit ang customer mo hindi tumitingin, tama yung timbang mo. Focus kami sa negosyo namin. Tinutukan namin. Namili kami ng mga magagandang or quality mga produkto, no? Or mga gulay. Mga quality. Kasi mga tao, kahit sabihin mo medyo mahal, yung quality naman or good naman yung mga gulay, yun na lang bibili yan. Hanggang sa, yun na nga, umabot na ng 15,000 sa araw ang kinikita namin. So, ayos naman yan. So, tuwan-tuwa namin nun. Sa araw, 15,000 hanggang sa kumikita na kami ng 25,000 isang araw, hanggang sa ngayon na parang magtatatlong buwan na kaming nagninegosyo ng talipapa, masasabi ko na talaga maganda. No? Ang pinakamababa na namin ngayon nakita sa isang araw is 30,000 isang araw. So sabihin natin na 10% lang yung tinubo namin doon. Sa 30,000 meron kami katulong po, bayad sa tao, bayad sa upa. Kasi yung upa naman is 9,000 lang. So, pag dinivide mo yun sa isang buwan, 300 lang kada araw. Minsan nga nasubukan namin kumita kami ng kulang-kulang 50, kulang-kulang 50,000 sa isang araw. Tapos may mga naging suki na kami, kagaya nung nasa construction site. Yung mga nagkakantin doon sa construction site, sa amin na kumukuha araw-araw. Hanggang sa nagamay na rin ni Mrs. No, after one month siguro na ininegosyo kami ng talipapa, medyo nagamay na rin ni Mrs. yung pag-manage ng talipapa, nag-isip ulit kami na magdagdag pa na isa pang negosyo. So, ito na nga yun, no? Ito na sa likod ko, ang tree supply talaga ang plano namin dito. So, sakto naman na nandyan na yung mga stante na yan, nakarinti na pag-upa namin. Ito naman ang upa namin dito is 6,000 a month. So, halos magkatabi lang ng talipapa namin. Yung talipapa namin, nandyan lang. So, yung kasunod, yun na yung talipapa namin. Kaya malapit lang. So, dito naman, naglagay ako ng tao, isa. So, isa dito, tapos apat doon. Kaya, pagka, ano, nagpapalit-palitan na lang. So, dito naman, no, sa poultry supply, na ginawa ko ng parang grocery na siya. O sari-sari store. May bigasan din. So dito naman ang ano, ang poultry supply or bigasan na lang, ginawa namin bigasan. Ang puhunan dito medyo malaki. Malaki talaga puhunan dito. Kasi nagbago kami nagbukas nito, ang puhunan talaga namin dito is 100,000. 100,000 hindi pa puluto, kulang-kulang pa. Dahil sa patuka pa lang ng manok, pagkain ng aso, pagkain ng pusa, mga waterer na yan, yung konting vitamins ng manok, 30,000 plus na. Tapos, yung bigas naman is 30 sacks. 30 sacks na 25 kilos. So, ito pala yan. Ito pala. Marami yan, nangandun sa ilalim. Marami yan. Tapos, yan. So, ganyan na itsura niyan. 100,000 na yan. Yan ba sa taas ko, yan. So, 30,000. Kali 60,000 na. Yung bigas, saka yung feeds ng mga manok. So, bumili pa kami ng grocery. Alak, yan. Kaya, umabot siya ng 100,000. So, meron pa pala kami yung gason. Ito. Yan. Siyempre, sa pagtitinda ng gason, kailangan mo na sariling tangke. Kaya, bumili din kami ng second hand na tangke ng gason para ma-refill. Papakita ko na sa inyo yung bigasan namin. Ito yan. Thank you.
Ayan, ano? Ganyan lang siya kaliit, pero 100,000 ang puhunan. Ang kagandaan naman kasi dito sa bigasan. So, hindi siya ganun katrabaho. Kailangan lang kahit isang tao lang. Kagaya nito na hindi naman ganun kalaki. Isang tao lang, sapat na. So, dahil ang gagawin lang naman dito, pag nakalatag na yung mga bigas dyan, mag-display na, pag may bumili, pailay ng kilo, sandok ko na lang, sandok, timbang. Mas madali, mas relax. Hindi ka gaya sa talipapa, na pagkasabay-sabay ang mga tao na sobrang dami. Tapos, iba-iba yung bumili. Ay hirap. So, ganun pa man, no? At sabihin natin, kahit ano klaseng negosyo yan, mahirap man yan ang negosyo, o madali man yan ang negosyo, basta negosyo, para sa akin, masasabi ko, maganda. Maganda ang kita sa negosyo. So, kailangan mo lang ng sipag. Sipag talaga at pasensya. So, bakit nasabi kong pasensya? Kasi, sa pagninegosyo, hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw mabili yung mga palindam mo. Kagaya nito, yung kalipapa. Kagaya nito, yung bigasan. Hindi araw-araw malakas. Pero may araw din na malakas. Kagaya niyan, sa gasol. Sa gasol kasi, mababa ng presyo dito sa amin. Mababa ng presyo. So, ang gasol ko, ang bili ko niyan ay 730. So, yung benta ko ay 780. So, nagpatong na ako ng 50 pesos. Ayos na yun. Kahit sabihin mo, medyo malaki yung puhunan mo doon, 700. Maliit lang pinatong mo. Ayos na rin, kasi wala ka namang gagawin eh. Baga, i-deliver naman yun dyan eh. Pagka naubos yung laman, tatawagan ko yung magre-refill. Re-refill niya, papagsak niya dito, ako naman, i-display ko lang. May bumili, kukunin nila. And kung gusto naman nila magpa-deliver, pwede naman, may mga tricycle naman ako dito. May mga helper naman na pwede mag-deliver. So, nagdadagdag lang ako ng 20 pesos. May charge lang na 20 pesos para sa deliver. So, ganun lang, no? Sa bigas naman, ang patong ko lang naman sa bigas is 5 piso lang. Okay, iba kasi nagpapatong ng 10. Sa akin, 5 piso lang yung patong kalaki, no? At least, kahit na medyo maliit lang, basta marami namang bumibili, kaya nga mas mura ka, pwede na yun. So, ganun lang, no? Kung may mga katanungan pa kayo patungkol sa mga negosyo na nabanggit ko. So, ayun, no? Naputo lang at may bumili. Pasensya na. So, ang opinion ko sa pagninegosyo versus pagiging empleyado, pwede kang kumita ng mas malaki sa pagninegosyo kaysa pagiging empleyado. Kasi empleyado, kahit anong sipag mo, ganun pa rin ang sahod mo eh. Pagka minimum wage ka, kahit anong sipag mo dyan, pares pa rin kayo ng sahod nung tamad na kasama mo. Okay? Hindi ka gaya dito sa pagninegosyo. Pag sinamahan mo ng sipag, nakahanap ka ng pwesto na maganda, at meron kang puhunan, marunong ka makisama, pwede ka kumita ng doble doon sa sinasahod mo noong empleyado ka. Ako nga, proud ako sa sarili ko, no? Hindi naman sa pagmamayabang, pero proud ako na ako dati empleyado. Dati akong pinapasahod lang. So ngayon, meron akong sinasahuran, no? Ako na yung nagpapasahod. Kasi may mga helper akong nagtatrabaho sa akin. Okay, so hanggang dito na lang, no? Masyado lang mahaba yung video na ginawa ko. Tamang kwentuhan lang, pero sana kahit paano is nagkaroon kayo ng konting nakasalog, no? Sana kumbaga tumapang-tapang yung dibdib nyo na umpisa na dapat yung plano nyo. Okay, so salamat, no? Kung umabot ka dito, maraming salamat. Good luck sa negosyo na inisip mo. May puhunan ka, may pwesto ka, may naisip pa negosyo, umpisa mo na.
kaya mo yan. Kaya ko nga eh. Ikaw pa ba? Okay, salamat. Salamat.